Paano kung may earth rings? Mabubuhay kaya ang tao? Yan ang ating aalamin. Sa ating solar system ay may mga planetang may singsing na nakapalibot dito. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Paano kung meron din ng Earth? Ito ang pwedeng mangyari. Napakagandang isipin na mayroong singsing ang Earth na nakapalibot dito. Pero kung meron nga, baka hindi natin kayanin. Pero bago tayo magsimula, dapat malaman nyo muna kung papaano nga ba nagkakaroon ng singsing ang isang planeta. Nabubuo ito dahil sa gravitational force ng isang planeta. Meron tayong tinatawag na Roche limit. Ito ay gravitational pull na nabubuo dahil ang mga planeta ay patuloy na umiikot sa kanyang axis. Halimbawa na lang sa Jupiter, kapag lumapit ang anumang bagay sa Roche limit nito, ay madudurog ito dahil sa lakas ng gravitational pull. At di magtatagal ay magpapaikot-ikot lamang ito at magsisilbing singsing ng isang planeta. Ganon din naman sa Earth. Ang Moon ay ang pinakamalapit na bagay sa Earth pero nasa labas ito ng Roche limit. Kung ilalapit natin ang Moon sa loob ng Roche limit, ay madudurog ito. Pagdating ng panahon, ito ay magpapaikot-ikot lamang sa Earth at magsisilbing ring nito. Pero hindi ito magiging katulad ng sa Saturn na binubuo ng malalaking yelo. Dahil mas malapit tayo sa araw, hindi magtatagal, ito ay magiging bato na napakatigas. Magiging napakaliwanag ng kalangitan kahit sa gabi dahil sa refleksyon ng araw na nanggagaling sa singsing na ito. At darating ang araw na hindi na natin kakailanganin pa ang buwan. Yun ay kung may buwan pa. Magiging napakaganda nito sa mata, pwede ka mag-selfie kahit saan. Pero marami itong kapalit. Sa mga oras na mangyari ito ay hindi na usapin kung may buwan pa ba o wala na. Dahil mahaharangan rin lang naman ito ng singsing na nakapalibot sa Earth. Gaano nga ba kahalaga ang buwan? Ang ating buwan ay panglima sa pinakamalaking buwan sa buong solar system. Nasa Jupiter naman ang pinakamalaki na tinawag na Ganymede. Ang buwan ay binubuo ng iron, magnesium, oxygen at silicon. Ito ay kasing laki ng China kung pag-uusapan natin ang diameter. Ang buwan ay hindi lamang para bigyan tayo ng liwanag sa gabi. Napakalaki ng ginagampanan nito sa ecosystem. Sa karagatan na lang halimbawa, ang buwan ang tanging dahilan kung bakit mayroon tayong high tide at low tide. Paano nga ba ito nangyayari? Ang buwan ay may sariling gravitational pull na humihila sa tubig papalapit sa kanya. Ibig sabihin, kung saan nakatapat ang buwan ay yun ang nakakaranas ng high tide. Kapag naharangan na ang buwan o tuluyan itong mawala ay magiging payapa lamang ang dagat. Magsisimulang mamatay ang maliliit na hayop na kumukuha ng pagkain sa tabi ng dagat. Kapag naapektuhan ang maliliit na hayop ay hindi magtatagal maaapektuhan din ang mga malalaking hayop. Dahil hindi na balance ang ecosystem sa karagatan ay maaaring magkandamatay ang lahat ng hayop na nakatira dito. Hindi lang karagatan, maging ang kagubatan ay magiging sobrang apektado dahil dito. Simulan natin sa mga halaman. Ang mga ito ay mahihirapan sa pagproseso ng photosynthesis o pagproseso ng pagkain nila na nanggagaling sa solar energy. Dahil dito ay kukunti ang supply ng oxygen at marami sa atin ang mahihirapang huminga. Ang ating mundo ay magiging mas malamig dahil napakaraming lugar ang mahaharangan nito. Maaari itong magyelo at maging ang mga halaman ay mahihirapang magtagal. Gaya ng Saturn na nasa una nating video, ay mauubos din ang singsing nito pagdating ng panahon. Pero hindi ito magiging ring rings kung hindi matitigas na bato.
siguraduhin mong nasa loob ka ng bahay kapag nangyari ito. At siguraduhin mo ring bato ang bubong nyo dahil napakahirap matulog kung yero. Sa unang araw na magkakaroon tayo ng earth drinks, sigurado ako lahat mapapaselfie. Pero pagdating ng araw, lahat tayo ay dapat nasa loob ng bahay habang pinapanood ang pagbagsak ng mga bato at habang inaantay na unti-unting maubos ang resources ng ating daigdig. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Gusto mo bang magkaroon ng earth drinks? I-comment ang iyong sagot. Bago tayo matapos, ay washout muna sa first 10 comments natin. Okay. Washout kay Eri Gunda, kay Anthros Gaming, kay Saturn Planet. Sana nagustuhan mo ang video na ginawa ko tungkol sa iyo. Sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko ang link sa baba. Washout din kay Edward Saison, kay Dunong TV, kay John Kenneth Makapanas. Washout kay Skylar Guru, James Gaming. Yan, kapag kamayaman, James Gaming. Kapag mahirap, Jabez Gaming. Okay. At pang sampo, washout kay Rowan Joe. What? Ah, sorry. Rowan J. Okay. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Make sure na click ang bell icon. Click mo na rin yung all para ma-notify ka agad kapag ka may bago tayong video. Dahil mag-wash out tayo lagi sa mga first 10 comments natin. Muli, ito si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.